Buksan po natin ang ating Biblia. Roma chapter 16, verse 25 hanggang 27. Nakasaad po rito. Purihin ng Diyos na, makapagpapalakas sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang na itago sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa isang Diyos na sa lahat ay ganap ang karunungan sa Kanya, iukol ang karangalan magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ngayon po ang ating mensahe po ngayon ay ang title, The Complete Gospel. Roma chapter 16, verse 25 hanggang 27. Kaya, una po sa lahat, kayo po ay pinagpala. Amin po ba? Dahil sa simula pa po, kayo po ay tinawag po ng Diyos. We are called by God to receive this gospel. At hanggang ngayon po, tayo po ay nasa sitwasyon o kaya man po ay nasa lugar kung saan tayo pa rin po ay tumatanggap ng mabuting balita. Yung sitwasyon man po ito ay hindi po maganda o hindi po kaaya-aya sa atin, pero we are still grateful. Kailangan po nating maging grateful po sa Panginoon dahil tayo po ay patuloy na nasa sitwasyon kung saan tayo po ay tumatanggap ng mabuting balita po na ito. Amen po ba? So, do not lose your strength. Do not be deceived. Always remember na kayo po ay mga anak ng Diyos. Lagi niyo pong tandaan na kayo po ay dinawag po ng Diyos sa loob po ng Kanyang pangako. Amen po ba? Kaya nga po, wala pong dahilan upang kayo ay madismaya, upang kayo po ay mawalan ng kalakasan, dahil yung katotohanan po na ang Diyos ay lagi po ninyong kasama ay patuloy po na nagkakaroon ng katuparan sa mga buhay ninyo. Amen po ba? Kaya sa mensahe po natin ngayon, ano po ba ang dapat po ninyong tanggapin na bilang kasagutan po na ibinigay po sa inyo ng Panginoon? Bakit po yung gospel po na tinatanggap po natin, until now na tinatanggap po natin, bakit po natin ito tinatawag na complete gospel? O kaya, bakit po ito kailangan maging complete gospel? Bakit po itong gospel po na ito ay dapat kumpleto? Or, sa madali pong salita, why do I have to receive this gospel bilang isang kumpletong kasagutan or perpektong kasagutan na ibinigay po sa atin ng Panginoon? First, alam po natin na ang mabuting balita ay tumatalakay po na tanging si Jesus lamang ang Kristo. Amen po ba? Alam po natin na ang gospel po nito ay mensahe na patungkol lamang na si Jesus ang Kristo. Kaya nga po, holding as your covenant na si Jesus ang Kristo, sabi po, ito po sa intro po natin, this is what we call gospelization po. Kaya nga, ito pong kompletong gospel po na ito, bakit po ito kompleto na ibinigay po sa inyo ng Panginoon? Upang fully ma-enjoy po ninyo yung answer within this perfect and complete gospel. Kung hindi po ito perfecto, kung hindi po ito kompleto, how can you enjoy yung answer po ng yung answer po inside of the gospel? Kaya nga po, holding this complete gospel as your own covenant, ito po ay tinatawag na gospelization. So, ano pong ibig sabihin ng gospelization? Siguro po yung iba po sa inyo, alam na po pag sinabi pong gospelization. Gospelization means personalization po. Bakit napaka-importante po sa buhay po natin yung magkaroon po ng personalization?
sa madali pong salita, bakit napaka-importante sa buhay po natin na i-personalize or i-apply sa mga buhay po natin yung gospel po na atin pong tinatanggap. Bakit ito po ay napaka-importante sa mga buhay po natin? Dahil una po sa lahat, ito ay napakasimple lamang po dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? At dahil po sa ating identity o sa ating katauhan na pagiging anak ng Diyos, so for us to really or to fully enjoy yung identity po natin bilang mga anak ng Diyos, we have to apply or we have to personalize mismo sa ating mga buhay yung kasagutan po ng gospel po na ito. Ito po yung message po natin last week, tama po ba? Our eternal identity. Ano po yung eternal identity po natin? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Enjoying your eternal identity means kayo po ay itatayo po ng Diyos na isang maging eternal witnesses po. Siyempre, ang mga witnesses meron pong evidence. Pero yung evidence po na yan ay magiging eternal hanggang sa inyong susunod na generation. Kaya, una po, holding the complete gospel as your own covenant, this is the beginning of your gospelization po. Holding the complete gospel as your covenant, this is the beginning of your personalization. First, kailangan po natin magkaroon ng katanungan na, why do I have to personalize this gospel sa mga buhay ko? Especially our remnants, listen carefully. Why do you have to personalize this gospel sa mga buhay ninyo? Siguro, nagwa-wonder kayo na, why do I have to do way of salvation? Why do I have to do my summit time? Sa madaling salita, why do I have to, alam mo yun, magkaroon ng oras para to meditate the Word of God? Siguro nagkakaroon kayo ng katanungan, why do I have to do this? First, ano yung reason? It is to change your imprints, roots, and nature. Amen po ba? We are personalizing this gospel para ma-change yung wrong imprints natin, yung wrong roots natin, and even our wrong nature. Anong bang ibig sabihin ng to change our imprints? Number one, to change our imprints means hindi yung scars yung ma-imprint sa atin, bagkus yung salita ng Diyos ang ma-imprint sa ating mga buhay. Nakasaad sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Sabi daw doon, itatak sa inyong wrist, sa inyong forehead. Anong ibig sabihin nito? Kailangan ma-imprint sa inyo ang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin na to imprint the Word of God? Hindi ka makakaptive ng scars ng like yung scars na dala-dala ng past or even yung unbelief, but lahat ng scars ay magiging platform of your blessing. So, maybe until now hindi pa rin natin ma-overcome yung scars na dala-dala ng past natin, but if you keep holding to your scars na resulta ng past ninyo, then you really cannot fully enjoy yung answer ng gospel na ibinigay sa inyo ng Panginoon. So, kahit saan po kayo tumingin, kahit tumingin po kayo sa mga taong nasa paligid po ninyo, sa mga taong, yung mga pinag-uusapan ng mga tao na nasa paligid po ninyo, they always talk about their scars. Tama po ba? Kahit saan po kayo magpunta, even po yung mga songs na napapakinggan po natin, lahat po ng yun ay message about their scars po. Sa madali pong salita, lahat po ng bagay po dito sa mundo ay nakasentro po sa scars ng tao. So what will happen po if we are
still remains sa scars na meron po tayo. Then even though we are children of God, and even though we already received this gospel, then we really cannot fully enjoy yung answer ng gospel sa ating buhay. Sa madaling salita, merong hidden or merong nagbablock for us to fully enjoy this gospel. Kaya pangalawa, anong klaseng imprints yung kailangan nating i-change? Yung unbelief. Alam niyo po yun. Tayo pong mga tao, since we are born ng Genesis 3, 6, and 11, with Genesis 3, 6, and 11, meron pong natural na kapag tayo po ay nakakaranas ng problema, hindi po natin na-overcome yung sarili po nating unbelief. But, ano po bang ibig sabihin ng ma-change po natin yung imprints po natin? Ibig sabihin po nito, hindi po tayo mahulog sa ating hindi pananampalataya. Amen po ba? Kaya nga po, it is really important when you personalize the gospel, little by little, ma-change po yung imprints po natin. Amen po. Pangalawa, it is to change our roots. Ano pong klaseng roots po ito? Sa madali pong salita, kailangan po nating deeply or mas malalim pa na maging ugat yung gospel. Dahil ano po ang resulta ng Genesis 3, 6, and 11 po na ito? Acts 13, 16, 19. Kapag hindi po natin pinutol yung ugat, then patuloy po yung bunga po niya, tama po ba? So, ganun din po. Kapag patuloy po tayong namumuhay sa scars and sa unbelief, then patuloy po yung like problems, worries, anxieties, mamumunga po ng mamumunga. Kaya nga po, changing our roots po, ibig sabihin, kapag malalim na naging ugat po ninyo ang mabuting balita, then sa oras po na yon, unti-unti na ma-change po yung imprints and roots po natin. Pangatlo, ano pong ibig sabihin ng to change our nature po? Means to enjoy time of prayer po. Yun lamang po. Lahat po tayo, meron po tayong, what's this po? Wrong habits. Dirty habits. Wrong nature. That's the reason po why do we have to keep on listening the gospel? Why do we have to keep on personalizing this gospel sa mga buhay po natin? Ako po na kahit ilang taon na po ako nandito sa Darakbang at patuloy pong tinitrain ni Muksunim. But until now po, meron pa rin pong mga, alam niyo po yung dirty habits and not good nature na sobrang hirap pong mabago. And you are aware sa sarili po ninyong nature, tama po ba? Hindi po natin mababago yon sa magitan po ng sarili po nating kalakasan. And minsan nagiging nature po natin yung magkaroon po ng disbelief, unbelief po. Kaya nga po, ano po yung kinang buhay po natin? When you hold this complete gospel as your own covenant, that's the beginning of gospelization. That's the beginning of personalization po. Kaya nga po, to change our nature means let's just enjoy the time of prayer. First, paano po natin ma-enjoy yung oras ng panalangin? Meron pong 5 prayers po. Una, scheduled prayer. Ano pong ibig sabihin ng scheduled prayer? Alam po ninyo na pag sinabing scheduled prayer, i-set lang yung time to pray kahit ilang minuto. Hindi lang po ganun ang pagkakaroon ng scheduled prayer. Scheduled prayer means hindi po kailangan ng sarili po ninyong pag-iisip, but when you're having this scheduled prayer, the triune God will work po sa mga buhay po ninyo. Sa madali pong salita, kapag nagkaroon po kayo ng time po na to, it doesn't even need your
kahit yung smallest thoughts po ninyo. Ibig sabihin po nun, ang tatlong persona po ng Diyos ang kikilos. Pangalawa po, ano po pong klaseng panalangin? Konsentrasyon. Konsentrasyon po sa panalangin. Kapag tinignan po ninyo sa Acts chapter 13, 1 hanggang 4, Acts chapter 16, 1 hanggang 10, Acts chapter 19, verse 1 hanggang 7, ano po yung keyword sa mga verses po na ito? Kapag ikaw ay nagkaroon ng konsentrasyon ng panalangin, ang banal na espiritu po ay kikilos. Amen po ba? Ito po yung na-receive po ng mga disciple, ng mga disipulo po ni Cristo. And even si Paul po, na-receive niya po ito. Kapag sila po ay nagkakaroon ng concentration prayer, of course, hindi lang po concentration prayer. Pero while holding the word of God, while holding the covenant of God, they gather and they pray together, meron silang concentration. Ito po yung time kung saan yung Holy Spirit po ay nag-work. Ganun din po. Kapag kayo po ay merong time to have concentration prayer, the Holy Spirit will work po. Sa madali pong salita, you even can't imagine how the Holy Spirit will work kapag nagkaroon po kayo ng time to concentrate sa salita, sa panalangin po. Pangatlo, 24 hours prayer. Ano naman pong ibig sabihin ng 24 hours prayer? Our remnants, listen carefully. Ibig sabihin ng 24 hours prayer, God gave you dream. Amen po ba? Binigyan kayo ng Diyos ng dreams ninyo and yung mga skills ninyo. And lahat ng yan ay ibinigay sa inyo ng Diyos dahil upang magamit for world evangelization. So sa madaling salita, yung dreams na ibinigay o ibinigay sa inyo ng Diyos o inihanda sa inyo ng Diyos, you have to enjoy that dream 24 hours. Hindi lang ibig sabihin na within 24 hours kailangan yung i-enjoy yun. Ibig sabihin na every day, araw-araw sa loob ng 24 oras, kailangan yung i-enjoy yung dream na yan. Ano nga sabi ng isang pastor, kung yung dreams na yan you cannot enjoy 24 hours, then that's not the dream na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Pang-apat, what is 25 hours prayer? 25 hours prayer, ito ay nakapaloob sa kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos. Ibig sabihin nun, when you enjoy this 25 hours prayer, it is receiving, it is gaining the power that comes from God. Number 5, what is eternal prayer or eternity? Means enjoying your background bilang mga anak ng Diyos. Enjoying the background ng trono ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, ano po yung napaka-importante sa mensahe po natin ngayon? Absolutely po, yung gospel na ibinigay po sa inyo ng Panginoon ay kumpleto. Sa madali pong salita, within this complete gospel, God gave you complete answer, complete solution. So, there's no lacking. Walang pagkukulang, walang kakulangan, dahil ito po ay kumpleto. Kaya nga po, yung complete gospel po natin ay walang iba kundi si Jesus Kristo. Ito pong time po ng pandemic, marami pong bagay ang nagbago at magbabago po. And sa mga susunod pa pong mga taon, mas magiging mahirap pa po. But children of God must not be afraid sa kung anong mga bagay o sitwasyon na darating. Why? Dahil lahat ng mga bagay na nangyayari at mangyayari, ito na ay nakapaloob sa Biblia. Amen po ba? Kaya nga sa mga panahon na ganito, yung bagay na kailangan nating ihanda bilang mga anak ng Diyos ay kailangan po nating makita.